good afternoon. I'm back. This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Bakit nga ba hindi siya maimbitahan? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga namang excited na sa darating na Miss Universe Philippines for 2023. Ito nga, this coming May 13, 2023. So, syempre excited tayo dahil gusto natin makita kung ano nga ba ang production na magaganap dito sa Miss Universe Philippines. At higit sa lahat, syempre, kung sino nga ba ang next na magiging Miss Universe Philippines for 2023. At hindi lang yon, syempre, nandoon din yung talagang excited tayo sa magiging bakbakan ng mga kandidata. Diba ngayon pa nga lang, oh my gosh, talagang pasabog na yung mga kandidata. At bukas, excited tayo kasi ilalabas na kung sino nga ba ang winner sa swimsuit challenge. So yon, so sino nga ba yung mga nakikita natin na talaga naman, oh my gosh, magsiswimsuit challenge dyan. For me, sa swimsuit challenge, isa talaga sa mga nakikita ko na magandang katawan ay syempre yung kay Miss Baguio. Yes, Miss Baguio. Isa yun sa mga tinitignan ko dito na talaga naman, oh my God, I'm so excited. Kasi parang feeling ko si Miss Baguio ang isa sa mga mananalo bukas sa challenge. Di ba lima yun? Tapos isa din sa mga ano na tinitignan ko dyan si Miss Paranaque. Si Miss Paranaque, syempre hot mom na yung dating. Wongga, di ba? So yon. Saka sino pa ba? Paranaque, syempre si Capis. Ewan ko kung nga-agree kayo ha. Si Capis kasi very strong din yung katawan na talagang wow! Ang lakas nung dating. And then, of course, si gusto ko rin sa makapasok sana sa top 5 ay si Miss Emmanuel Vera. Yes, Emmanuel Vera. Uy, in fairness kay Emmanuel Vera, grabe yung katawan. Pero parang feeling ko hindi siya mapapasama dito sa ano, sa botohan. So, isingit natin si ano, pwede dyan si Pauline Amilex. Oo, si Pauline Amilex. So, yun. Ayun, pwede pa talaga na parang feeling ko mas mapapasama sa challenge. Sino pa ba? Gusto ko din, syempre, si Miss Makati. Yes! So, parang feeling ko siya yung mananalo sa swimsuit challenge. Tarot. So, yun. So, si Makati, isa yung sa mga nakikita ko. So, lima sila. Si Baguio, si Makati, si Bohol, si Capis, at saka syempre si Paranaque. O, di ba? So, yan. Tingnan natin na kung uugma. So, eto na. So, sabing ganon, syempre, ang Miss Universe Philippines, alam naman natin na talagang pasabog sila lagi. Invited nila noong nakaraan taon si Demi Lee Peters, si Iris, at saka si Pia Wurtzbach with Harnas. Si Harnas naging judges, and then si Demi Lee Peters talaga. Grabe. Siya yung sa mga paborito ko. Tapos si Iris, saka si Pia. Actually, di ba, noon-noon pa ay na-invite na talaga to ng ano, Empire. Itong apat na tatlong to, si Demi Lee, si Iris, at saka si Pia, nung nanalo si Demi Lee Peters niya o si Iris. So, yun. So, parang nagkasama-sama na sila sa isang photoshoot, sa isang event. So, nung last year nga, syempre, talagang pasabog ang Miss Universe Philippines kasi nga, yung host nga tong tatlong to. And this year, syempre, meron na namang pasabog ang Miss Universe Philippines. Unang-una, syempre, darating si Madam, di ba? Si Hello Philippines. So, yun. So, nag-shout na siya dun sa kanyang Instagram na sabi nga gano'n, next destination is Philippines. So, yun. So, that's ano daw, excited na daw siyang makita ang mga Filipino people. At hindi lang yun, syempre, excited daw siya sa Miss Universe Philippines natin. So, excited din ako. But, tingnan natin kung sino ba yung
yung kasama nito ni ano ni Madam Raul. Charot, sa ito syempre si Mat Kun An. Si Kun An kasi syempre alam mo siya yung owner. So hindi ko lang alam kung may say siya sa mananalo ha. Kung ano yung gagawin niya. But excited kasi syempre ayun nga, pupunta daw si Kun An sa Pilipinas. And then syempre kasama niya si Gabriela Arbony Gabriel. So syempre isa yan sa mga inaabangan din ng Miss Universe Philippines highlights ngayong taon na to, yung pagpunta ni Gabriel. Parang piling ko magjo-judge siya. Ewan ko, sinong gusto niya. And then, plus, syempre, si Suvini Tonzi. Isa rin yon sa mga talagang, ay, nako, first time nga ni si Suvini pupunta ng Philippines. Isa siya sa magiging host, o, di ba? Ang bongga ng Miss Universe Philippines natin. Pero kasi, sa kabila ng mga pangyayaring to, bakit hindi nila maimbitahan si Catriona Gray? O, di ba? Bakit si Catriona Gray hindi nila makuha bilang host or judges dito sa Miss Universe Philippines? Sa South Africa, alam ko nag-host si Suvini Tonzi with Catriona Gray. So sana, ganun din yung ginawa ng Philippines. Combination with Catriona Gray at saka Suvini Tonzi. Parang mas bonggang pasabog yun. Kasi imaginein mo ha, ang galing ni Catriona Gray mag-host. At nakaka-excite. Kasi naman kumuha pa tayo ng international beauty queen sa ibang bansa katulad nga nila Suvini Tonzi. So bakit hindi na lang kaya gawing Pia and Catriona Gray? Oh, pwede din yun kasi pareha silang Miss Universe from the Philippines. Pero sa tulad din na sinabi ko, kung hindi available si Pia Wurtzbach, edi sana kinuha na lang nila si Suvini Tonzi. But feeling ko si Pia Wurtzbach kukunin nila tong judges. Kasi nandiyan dyan si Kun An, hindi pa namimit ni Kun An si Pia Wurtzbach bilang isa sa mga Miss Universe. Namit niya na si Catriona, pero si Pia Wurtzbach hindi niya pa na namimit, diba? So, parang feeling ko mag-judge itong si Pia Wurtzbach. But ako kasi, andoon din ako, na nanginginayang din ako, dahil alam kong magaling si Catriona Gray, bakit hindi na nakukuha ng Miss Universe Philippines? Dahil siguro nasa binibining Pilipinas, bakit naman itong si, saka hindi rin nila makuha itong si Nicole Cordobes, di ba? Eh kasi si Nicole Cordobes sa binibining Pilipinas, saka pang Miss Grand. Yes, nandoon ako. But, kung iisipin mo, guest din nila si Maureen Montaigne na from binibining Pilipinas and Miss Globe siya. Pero, bakit itong si Nicole Cordobes hindi pwede? Oh, di ba? Kung iisipin mo, magandang combination din, Catriona Gray, Suvini Tonzi, and Nicole Cordobes. Oh, di ba? So, ako para sa akin lang, opinion ko lang to. So, siguro dahil si Catriona, ando doon yung number one na loyal siya sa binibining Pilipinas. And then, ando doon siya siguro dahil gusto niya yung patakaran ng binibining Pilipinas more than dito sa Miss Universe Philippines ngayon. Siguro hindi siya sanayon na nag-separate ang Miss Universe Philippines dito sa binibining Pilipinas. And isa sa mga rason na nakikita ko, ang taas ng respeto niya kay Madam Estela. Ayun yung nakikita ko. Siguro hindi talaga natin makikita si Catriona Gray dito sa Miss Universe Philippines kasi yung kay Madam Estela. Pumunta lang naman si Catriona Gray dito sa Miss Universe Philippines last year because of Harnash, di ba? Aminado naman si Catriona na gusto niyang makita si Harnash. But hindi siya nagpunta para sa Miss Universe Philippines. But siguro ngayon taon na to kasi si Esther ay parang ito na rin yung pagkakataon na Esther nata na makakabalik ng Pilipinas para bilang isa sa mga empleyado ng Miss Universe Philippines. Ng Miss Universe Organization, sorry. So, I think pupunta din tong si Catriona para makita si Esther. So, hindi ko alam. Pero, nagtataka lang ako kasi parang ayaw nilang kunin si Catriona Gray o si Catriona Gray ay ayaw magpakuha dito sa Miss Universe Philippines. So, yun lang. Kasi parang feeling ko, mas maganda kasi kung si Catriona Gray kasi magaling din naman si Catriona at saka syempre Miss Universe, di ba? So, yun. So, tignan natin in the future kung makukuha nga nila itong si Catriona Gray. But, tulad na sinabi ko, yung mga rason ay ayun, yung mga rason na yun, di ba? So,
So yon, so tingnan natin in the future. So guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Bakit nga ba sa tingin ninyo si Catriona Gray ay hindi makuha ng Miss Universe Philippines bilang host, bilang judge, or bilang guest nila? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito syempre sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow! Paalam!